Hi, my name is Arlene and welcome back to my YouTube channel. Alam nyo ba guys, na itong gagawin ko ngayon ay first time ko lang itong itatry. Very popular to sa TikTok. Lagi ko itong napapanood. Kaya naman, ginawan ko ito ng video kung paano ba ito gawin. Kung gusto mong malaman, ay ipagpatuloy lang ang panonood sa aking video. And by the way guys, it's the 15th day of my vlogmas. Kung bago ka sa channel ko, ay huwag kakalimutan na i-click ang subscribe button at i-hit na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Tara na, simulan na natin ang paggawa ng hot chocolate bomb. So since guys, wala akong silicone molder, ay mag-DIY molder muna ako. So gagamit tayo dito ng foil and then any round object na pwede nating gamitin. So ito yung gagawin nating molder. Ayan, so i-cover lang natin itong ball. Any round object pwede naman nating gamitin. And then dodoblehin para mas maging matibay. Okay, and then ipipress lang para makuha yung shape or mas tumibay yung ating aluminum foil motor. And then kunin na natin ng dahan-dahan itong bola. Okay, and then gawa pa tayo ng isa. Cover uli natin. Same lang sa ginawa natin kanina. And then guys, gugupitin na natin itong gilid o yung upper portion nitong ating molder para maging pantay ito. Okay guys, ito yung gagamitin natin, chocolate bar. It's either white or dark chocolate. And then, para hindi mahirap i-melt ang chocolate, ay hihiwain natin ito. And then, mamaya ay ilalagay natin sa double boiler. Ayan guys, kapag melted na yung chocolate ay maglalagay na tayo dito sa molder. Actually, itong chocolate ko hindi siya gaano nag-melt. And then ilalagay natin to guys sa ref ng mga 5 minutes para mas mabilis mag-set or tumigas. Okay, after 5 minutes ay tatanggalin natin ng dahan-dahan itong aluminum foil. Ayan, dahan-dahan lang guys para hindi mag-crack ang ating chocolate.
Next ay lalagyan na natin ng chocolate powder itong ating molded white chocolate. Next ay maglalagay na tayo ng marshmallows. And ganito ang gagawin natin para pumantay itong pinakagilid ng ating molded chocolate. And then gagamitin natin itong natirang melted chocolate para i-seal itong gilid ng ating molded chocolate. Ayan guys, tapos na. Sinimplihan na lang natin itong ating chocolate pump. And then maglalagay tayo dito ng hot milk. Ayan. So, bakit kaya ito tinawag na hot chocolate pump? Ayun. Dahil sa dulo ay may pasabog. Ayan. And then, stir na natin to guys. And, ready to drink!